Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Pariseo at mga Eskriba. Kaya't madalas, mas nabibigyan pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, inahamon tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ng mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulublo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay.
Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya iniisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Magulang nati, Diyos Ama, Anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong ni Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa Kanya na makiyapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggip, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mga pagbasa ngayon. Kaya maganda sa unang pagbasa, no? Kung hinahangad natin, makarating tayo. No, kasi naglalakbay tayo dito sa pagsubok na ito, sa pandemyang ito. Katulad ng mga Israelita noon, kung paanong sinabi o hinatid ni Moises ang mensahe ng Diyos, sabi niya, no, kung gusto nating makarating
sa ating patutunguhan, sa paglalakbay na kung saan tayo nais dalhin ng Diyos. Ang sabi ng ni Moises, unawain ng mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag itong daragdagan ni babawasan. Sundin ito ng walang lapis at walang kulang. Unawain ninyo at sunding mabuti. San ba, bakit ba napapahamak ang mga tao? Di ba sa pagsuway natin sa utos ng Diyos? Pilit nating binabago ang utos ng Diyos. Pilit nating pinapalitan, para bang mas, yung simpleng utos ng Diyos, ginagawang komplikado ng mga tao. Kaya kabilin-bilinan ni Moises sa mga Israelita na magpapatuloy pa yung kahalagahan ng pag-intindi, pag-unawa, at pagsunod sa utos. Isang katangian na dapat natin tingnan na hindi lang tayo basta mayroong utos, kundi unawain ng mabuti. Kaya nga sa sulat ni San Pablo, ni Apostol Santiago, sabi niya dito, ay hindi lang basta pinakikinggan, kundi isinasagawa ang mga salita ng Diyos. Naintindihan natin, Bagamat gustong-gusto nyo nang pumunta dito sa loob ng simbahan, pero dito mas tinitingnan natin, para bang suriin natin ang ating mga hangarin, ang ating po mga intensyon. Kasi ang sabi ni ni Apostol Santiago, ito ang tunay na pagiging relihiyoso. Yung mas minamarapat at gusto ng Diyos para sa atin. Ang sabi niya, tulungan ng mga ulila ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanibutang ito. Kasi mahirap po na tayo mismo mga sinasabing mga relihiyoso, mga religious, mga palasimba. Alam natin ang utos ng Diyos, pero alam lang natin, ayaw natin itong isabuhay o ayaw natin itong unawain. Maganda po kasi kung sa bawat guidelines o protocols na ating ginagawa, ito ay nakaugat sa mga utos ng Diyos. Kasi kung hiwalay ito sa puso ng utos ng Diyos, wala talaga tayong patutunguhan na maganda. O kaya naman, pwede kasi mas mabilis na matapos natin ito katulad ng ibang bansa na maayos na kahit papaano, nagiging nakakahinga na sila. Baka ito yung paanyaya sa atin. Tingnan natin, ang mga protocols ba ay may puso? Kasi yun yung importante. Dahil ang utos ng Diyos, ibinigay ng Diyos para tayo mas maging mabuting tao. Ibinigay ng Diyos ang utos na ito para makipagkapwa tao tayo, yung intindihin natin, yung ugnayan natin sa isa't isa. Kaya maganda suriin din natin Kamusta ba tayo? Sa bawat pagsunod natin sa utos, kamusta ba? Mas nagiging mabuting tao ba tayo? O baka nalalayo tayo Kaya laging sabi ni Kristo, suriin. Huwag lang basta maiwan tayo sa ritual. Huwag lang maiwan basta sa mga tradisyon. Kundi suriin ano ang nilalaman ng inyong puso, yung hinahangad ng inyong puso. Kasi kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang madalas mo nang sasabihin, iisipin, at yun ang maisasagawa mo. Madali lang po kasi sabihin sa mga tao, huwag kayong lalabas. At yun yung pinaka nakikita natin. Pero pag hindi lumabas, sabi ng mga tao, paano kami kakain? Pag hindi lumabas,
eh wala nang trabaho. Maganda sana po, no, kung lahat sana, no, lahat magkaisa, tumulong. Napakaganda po, no, kasi nung isang araw, no, na sa paglabas ko po, nakikita ko yung mga dating establishment dito sa Quiapo na dati matao, no, yung mga kainan dito sa paligid ng Quiapo, ngayon unti-unti nagsasara sila. Kasi wala, babagsak talaga ang negosyo. Dahil nga konti yung tao na kumakain. Maganda sana po sundin lahat yung protocol. Kasi kailangan natin bigyan ito ng puso eh. Pero hindi pwede yung iilan lang. Kasi biruin nyo po, naisip ko, bakit ganun? Bilang lang yung oras o araw ng pagpasok ng tao. So bawas sweldo. Yung mga establishment, hindi naman nagbaba ng presyo ng upa. Pareho pa din yung upa, eh konti lang yung kita. Pareho pa din po, no? Kaya yung iba gusto talaga magtrabaho kasi hindi rin naman nagbaba ng singil ng kuryente, singil ng tubig, naiipon lang ng naiipon. Maganda sana kung lahat pwedeng, no, isama sa protocol. Wala na muna o kalahati na muna ang babayaran, eh di lahat aahon. Pero pag bumagsak kasi ang mga mamamayan, bagsak din ang lahat ng negosyo. Kaya kailangan natin ng protocol na may puso. O kaya naman, ang mga protocol ay lagyan natin ng puso kung paanong ginawa ng Diyos ang mga utos para sa kabutihan at ikabubuti ng taong. Sa mga susunod pong araw, no, sikapin pa rin natin. Ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, binapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, natukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas na mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos,
di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa kapwa ko, turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo. At sa paglilingkod, may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo sa landas ng pagmamahal. Maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong maglingkod sa'yo, hirap ay dadasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan sa na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahirap po ang sitwasyon natin, mahirap po ang buhay ngayon, pero sikapin pa rin natin at pagsumikapan ng todo-todo na masundin pa rin natin ang utos ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga kanilang mga imahin at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.